umaga ulit, mga bata? Kamusta? Masaya na? Bakit? Akala ko kasi uuwi na mamaya, you know? Okay? Sige, simulan natin yung ikahuling session natin. Tayong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, higit sa lahat, sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, na bagaman kami noon ay mga miserableng mga makasalanan na karapat-dapat lamang doon sa walang hanggang pagkapuksa at kaparusahan sa apoy sa impyerno. Subalit, dahil po sa iyong habag, ay isinugo mo sa amin na iyong bugtong nanak na si Jesus upang siya ang tumanggap ng lahat ng kahatulan at kaparusahan na naharapat ay sa amin. At sa pamagitan po ng kanyang sakripisyo doon sa krus at sa pagdanak ng lahat ng kanyang mahalagang dugo, ay nilinis at pinatawad mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Salamat din po, Ama, na ipinahintulot niyo po sa amin na makapakinig kami ng iyong salita, lalo na po sa ikahuling session na ito ng Summer Retreat, pakiusap. Samahan niyo po nawa kami sa pamagitan ng Espiritu Santo. Gayun din po yung mga batang ito, Panginoon, na nakikinig ng iyong salita, tulungan niyo po nawa sila na maiukit ang iyong salita sa kanilang puso, nang sa gayon sa kanilang paglaki ay hindi po sila maligaw mula rito, Panginoon. Kaya hinihiling po namin na simulang sa pagkatapos ay samahan at patnubayan niyo po kami sa pamagitan ng Espiritu Santo. At nawa ay sa pamagitan ng gawain ito ay pangalan mo lamang po ang mabigyan po namin ng kapurihan at ng kaluwalhatian. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So muli, magandang umaga, mga kakabataan. So, sisimulan na natin yung ating session 6. So, bago po tayo magpatuloy, konting review lang tayo. Ano po? So, gaya ng napag-aralan natin, ano nga yung naghihiwalay sa atin sa pagitan natin at ng Diyos? Yung kasalanan. Kaya nga dahil dito, kahit na anong gawin natin, kapag namatay tayo na mayroon tayong kasalanan, imposible tayong makarating sa Diyos. Tama? Subalit, kung maaalis yung kasalanan, ano mangyayari? Kapag wala ng kasalanan, pwede na tayo na makarating sa Diyos. Pwede na nating makasama yung Diyos. Tama? So ngayon, ang tanong ko, wala na ba kayong kasalanan? So dito, gaya ng pinag-aralan natin, nung ika-apat na session, yung kabayaran ng kasalanan, ano daw? Kamatayan. Para maalis yung kasalanan natin, kailangan may mamatay. Kailangan may magbayad. Tama? Kaya nga, dahil dito, ano yung sabi ng Biblia, Hebreo 9.22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga dahil dito, dahil kinakailangan na dumanak yung dugo, gaya na pinag-aralan natin kagabi, yung dugo dapat malinis. Dapat walang kapintasan. Dahil kung may kapintasan, may dumi, may kasalanan, tatanggapin ng Diyos o hindi? Hindi. Kaya nga, dito, yung Diyos mismo yung gumawa ng paraan para mabayaran yung kasalanan natin. Dahil, di ba sabi, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para mangyari ito, sinugo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Unang Timoteo chapter 1 verse 15, basahin natin, 3-1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ano daw yung dahilan kung bakit si Kristo ay pumarito sa sanlibutan? Sino yung makasalanan? So anong ibig sabihin? Pumarito si Jesus para iligtas sino? Ang tanong ko, naligtas na ba kayo? Sigurado? Gaya ng nung teacher natin kanina nagtanong, nasaan yung iba? Na-rapture na ba? Naiwan. Naiwan kayo kung ganun. Dito, Hebreo 9.12, ito yung mga verses, yung mga talata sa Biblia, ito yung resibo natin. Gagabi, pinag-aralan natin, di ba? Kailangan nating tandaan yung resibo natin. Ito yung katibayan natin na binayaran na ni Jesus lahat ng kasalanan natin. Basahin natin Hebreo 9 verse 12. At hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo
siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak. Ano daw yung tinitiyak? Walang hanggang katubusan. Anong ibig sabihin ng walang hanggang katubusan? Ano po? Ang ibig sabihin ng walang hanggang katubusan, walang hanggang kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Magmula past, present, at maging sa future. Di ba yung panahon natin, yung oras natin may katapusan? Tama ba? Pero yung pagtubos na ginawa ni Jesus, may katapusan o wala? Bakit wala? Bakit wala? Kasi nakalagay na, di ba? Anong sabi? Pangako ito sa atin ni Jesus. Yung bandang dulo, sabi, sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yung ginawa sa atin ni Jesus, walang, yung bisa nun, pang walang hanggan. Tama? Kaya nga, magmula isilang tayo hanggang sa mamatay tayo, maging yung hindi pa natin nagagawa na kasalanan, bayad na o hindi? Bayad na. Tama? Kaya nga, bago mamatay si Jesus, anong sinabi niya? Juan chapter 19 verse 30, basahin natin, 3 to 1. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, lakasan daw natin yung natupad na. Basahin natin ulit. Pagdating sa natupad na, kailangan malakas, okay? 3, 2, 1. Ano yung natupad na? Ano yung natupad na? Tama. Di ba? Yung natupad na, ano ba yung mission ng pagparito ni Jesus? Upang iligtas? Sino? Kaya nga, bago siya mamatay, sinabi niya, tapos na. Natapos niya na yung mission niya. Na iligtas sino? Ako. Yung bawat isa sa atin. Tinapos niya na. Kaya nga, ito yung mga katibayan natin na patungkol sa kasalanan natin, binayaran na itong lahat ni Jesus. Sa pamamagitan ng ano? Ng kanyang dugo. Yung buhay niya. Ibig sabihin ng dugo, yung buhay. Tama? Kaya nga, dito, sabi ni Jesus, Isaiah 44 verse 22, basahin din natin, 3, 2, 1. Diba? Sabi, ito yung pangako sa atin ni Jesus. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Kaya nga, maaari na tayong bumalik sa Kanya. Bakit? Dahil tinubos niya na tayo. Tama ba? Kaya nga, maaari na tayong bumalik sa Diyos. Anong ibig sabihin ng manumbalik? Ang ibig sabihin ng manumbalik, dito, Roma chapter 3 verse 25, basahin natin, 3, 2, 1, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin ng manumbalik? Kailangan nating sampalatayanan yung ginawa niya doon sa krus. Yung siyang, yung naka-highlight ng red, sino yan? Si Jesus. Yung ginawa ni Jesus, mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung ibig sabihin ng manumbalik. Sampalatayanan na natin yung ginawa niya para sa atin. Ang tanong, kayo ba? Sumasampalataya dito? Naniniwala ba kayo dito? Na yung kasalanan ninyo, bayad na? Kung ganun, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, tapos na. O, tapos na tayo, pray na tayo. Kasi ligtas na. Hindi nagtatapos doon. Kaya nga ito yung session 6 natin. Pagpapatuloy natin, okay? Tuloy pa natin. Ito pa yung ibang mga resibo natin. Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Basahin din natin ang sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay wag magmalaki. Yung kaligtasan natin,
sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Yung kaligtasan natin, 100% gawa ito ng Diyos. Wala tayong ginawang anuman. Yung kailangan lang natin gawin, sampalatayanan. Sa madaling salita, paniwalaan. Okay? Dahil kung hindi natin ito paniniwalaan, hindi natin sasampalatayanan, wala rin bisa sa atin yung ginawa ni Jesus. Tama. Kaya nga, tinatanong ko kayo, sinasampalatayanan nyo ba ito? Kung gayon, sabi dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa katunayan, yung kaligtasan, kaloob lang ito ng Diyos, regalo. Halimbawa, kapag may magbigay sa inyo ng regalo, kailangan nyo bang magbayad? Bakit? Kasi, kung magbabayad kayo, regalo pa ba yan o hindi na? Ano na tawag doon? Binili na, tama, di ba? Hindi na yung regalo kasi binayaran ninyo. Ganon din yung kaligtasan. Para mapasa atin ito, ano lang kailangan natin gawin? Tanggapin. Yung ibig sabihin ng tanggapin, sampalatayanan. Yung pananampalataya, kumbaga ito yung kamay natin na pagtanggap sa kaloob ng Diyos na kaligtasan. Maliwanag. Kaya nga, dahil dito, Juan chapter 1, verse 12, basahin natin, 3 to 1. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Babalikan natin yung kasaysayan natin. Doon sa halamanan ng Eden, ano nangyari? Namatay yung espiritu ni Adan. At ito rin yung katibayan na hanggang sa atin, dahil nanggaling tayo kay Adan, patay yung espiritu natin. Tama. Ang ibig sabihin din ng patay ang espiritu, wala tayong relasyon sa Diyos. Putol yung relasyon natin sa Diyos. Tama. Ngunit, dahil sa ginawa ni Jesus, siya yung naging kabayaran para sa kasalanan natin, para muling ibalik yung relasyon natin sa Diyos. Paano na ibalik yun? Ano yung kailangan lang natin gawin? Sampalatayanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin dun sa ginawa ni Jesus, ano nangyari? Naibalik na ngayon yung relasyon natin sa Diyos. Kaya nga, binibigyan na tayo ng Diyos ng karapatan na maging mga anak niya. Dahil nabalik na yung relasyon natin, tama. Kaya nga, maaari nating tawagin yung Diyos na Ama namin. Ama natin. Ngayon, natanong ko, yung Diyos, Ama na ba ninyo o hindi? Ligtas na kayo o hindi? Pero may isa pa tayong tanong. Yung kaligtasan, nawawala o hindi? Bakit hindi? Paano kapag hindi na kayo naka-attend ng church? Ligtas pa rin ba o hindi? May nagsabi, nawawala daw. Ano? Ano ba talaga? Nawawala o hindi? Ulitin ko yung tanong ko. Paano pag hindi kayo naka-attend ng church sa loob ng 1 year? Ligtas pa rin o hindi? Ligtas. Di ba? Sabi, may question mark na. Ano? Ligtas o hindi? Ligtas. So, tignan natin. Ano? Okay? Hebreo 10:17. Basahin natin. 3 to 1. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay ano daw? Hindi ko na aalalahanin pa. Yung kaligtasan natin, walang kondisyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na pag sumampalataya ka doon sa kaligtasan na ibinigay ko sa iyo, kailangan buong buhay mo, huwag kang magkasala. Di ba? Wala. Bakit? Dito, ito yung katibayan natin na sabi ng Panginoon, ito pa yung isang shadow ng walang hanggang katubusan. Di ba? Bakit? Sabi ng Panginoon, kapag magkasala tayo, alam ng Diyos yun o hindi? Alam niya. At ibig sabihin din nun, dahil alam ng Diyos, si Jesus, siya mismo yung Diyos, alam niya na kahit pagkatapos nating paniwalaan o sampalatayanan yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin, alam niya makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Tama. Kaya nga ang ginawa niya, walang hanggan yung binayad niya para sa kasalanan natin. At pagkatapos sabi niya, bakit niya sinabi na hindi niya naalalahanin? Bakit? Bakit sinabi niya na hindi niya naalalahanin? Kasi nga, napakasimple lang. Bayad niya na. Tama ba? Bayad niya na.
Para mas madali, tatanungin ko kayo, sino yung mahilig sa inyo dito sa Jollibee? Ano yung paborito ninyo sa Jollibee? Chicken. Okay, di ba? Para mas maintindihan natin, no? Mas madali, chicken, okay? O, sige, sabihin natin lahat. Lahat ng gusto ninyong pagkain sa Jollibee. Halimbawa, ako yung tatay ninyo. Tayo yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Okay? Dahil paborito ninyo yung Jollibee. Halimbawa, di ba, paborito ninyo yung Jollibee? Sa loob ng 20 years, dahil paborito ninyo yung Jollibee, dahil mahal ko kayo, di ba? Magbabayad ako ng 20 million para sa lahat ng kakainin ninyo sa loob ng 20 years. Bukas kakain kayo, magbabayad kayo o hindi? Bakit? After 5 years, magbabayad kayo o hindi? Bakit? After 19 years, magbabayad kayo o hindi? Bakit? After 20 years, ano? Magbabayad o hindi? Bakit? Yung pag binayad ko, may expiration, tama? After 20 years lang. Pero yung ginawa ni Jesus, may expiration ba? Wala. Wala. Bakit? Walang hanggan. Gayun din. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi niya na aalalahanin. Kasi nga, bayad niya na. Maliwanag. At tapos isa pa, Juan chapter 10 verse 28. Basahin din natin, 3, 2, 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. At hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Kaya ngayong kaligtasan natin, nawawala o hindi? Hindi. Bakit? Yung humahawak, yung Diyos. Sabi dito, walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Kung tayo yung may hawak sa kaligtasan natin, maaaring mawala. Bakit? Lalo na kahit yung mga kabataan ngayon, madaling makalimot, di ba? Mailapag lang sandali, halimbawa kung yung kaligtasan tayo yung may hawak, kapag nailapag natin, makakalimutan natin, tama? Halimbawa, mag-CR lang kayo sa isang pasyalan, eh paano kung nakalimutan mo doon? Eh di mawawala. Pero yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi ganoon. Hindi tayo yung may hawak. Yung may hawak ng kaligtasan natin, sino? Yung Diyos. Kaya nga, hindi nawawala. Kahit magkasala tayo, nawawala o hindi? Hindi. Kasi yung kasalanan natin, bayad na. Kung ganun, dahil bayad na, ano naman yung susunod na tanong? Ayos lang ba na magpatuloy sa pagkakasala? Bakit? Bakit? Dahil, di ba kanina, dahil naibalik na yung relasyon natin sa Diyos, siya na yung tatay na natin ngayon. Anak niya na tayo. Kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala, ano mangyayari? Tama. Mayroong disiplina. Hebreo chapter 12, verse 6 hanggang 8. Basahin natin, 3, 2, 1. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi ngayon. Kung talagang tunay na anak na tayo ng Diyos, kung sasadyain natin magkasala, meron kasing dalawang kasalanan. Sinasadya at hindi sinasadya. Halimbawa, alam mo na na masama, magsinungaling. Nagsinungaling ka pa. Kasalanan yun o hindi? Kasalanan. Kung ganun, may disiplina. May parusa yun mula sa Diyos. Dahil anak niya na tayo. Tama ba? Pagkatapos, bakit hindi rin tayo dapat magpatuloy sa pagkakasala? Dito, Efeso chapter 1, verse 13, basahin natin, 3 to 1. Sa kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya
ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ngayon din, kasabay nung pagsampalataya natin doon sa kaligtasan, ano nangyari? Dumating din sa atin ngayon, yung Holy Spirit. Okay? Kaya nga, kung talagang nahaligtas kayo, kung talagang sinasampalataya na ninyo yung kaligtasan, bawat isa sa inyo, nasa inyo ang Espiritu Santo. Maliwanag. Dahil nasa atin yung Espiritu Santo, kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala, ano mangyayari doon sa Holy Spirit? Mapipighati siya. Malulungkot siya. Dahil, lalo na, kung sasadyain natin na magkasala. Dito, Efeso chapter 4 verse 30, basahin din natin, 3, 2, 1. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Sabi, huwag pighatiin. Bakit? Ibig sabihin yung Holy Spirit, meron din siyang damdamin na kagaya natin. Nalulungkot siya kung tayo sinasadya natin na magkasala. Tama. Halimbawa, yung magulang ninyo, kapag may nagawa kayong kasalanan, natutuwa ba sila? Halimbawa, si Bryce lang yung kilala ko dito eh. Di ba? Bawa Bryce, kapag nagkasala ka, sasabihin ba ni mama mo, ang galing-galing ni Bryce, ganun ba? Kapag nagkasala, hindi, di ba? Anong gagawin ng mama niya? Papaloy. Halimbawa ng away, si Bryce, sasabihin ba ng nanay niya, good job, anak, ganun ba? Anong gagawin sa kanya? Papaluin siya. Ganun din yung Diyos. Kapag nang-away tayo, kapag gumawa tayo ng kasalanan, malulungkot din yung Holy Spirit. Nalulungkot siya. Hindi niya sasabihin na good job. Pero kung yung ginawa natin, kahit inaway tayo, pero hindi natin pinansin, ano sasabihin sa atin ng Diyos? Good job. Di ba? Mas matutuwa yung Holy Spirit. Tama ba? Kaya nga, hindi dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala. Ulitin ko, tatanungin ko ulit kayo. May kasalanan pa o wala na? Ligtas na ba talaga o maliligtas pa lang? Sino yung ligtas na? Ang tanong ko, kung gayon, na-born again na kayo? Nagbabaptize pa. Good job talaga. Ano? Okay? Kung gayon, sabi dito, 1 Pedro chapter 1 verse 23, napakahalagang talata nito, basahin natin, 3 to 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling. Paano daw tayo na ipanganak muli? Paano? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yung binhing hindi nasisira, ito yung salita ng Diyos. Kaya nga, nag-Bible seminar tayo. Tama? At sa pamagitan nito, nakilala natin yung Diyos. Nakilala natin kung sino yung tunay at nag-iisang Diyos. At sa gayon din, nakilala natin si Jesucristo sa pamagitan ng salita ng Diyos. At dahil dito, nalaman din natin yung kaligtasan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, na ipanganak tayong muli sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang tanong ko, kailan kayo na ipanganak muli? Kailan? Sino po yung naligtas kagabi? Sino yung naipanganak na muli kagabi? Okay. Colossians chapter 1, verse 6. Basahin natin, 3 to 1, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Bakit ko kayo tinanong kung kailan kayo naligtas? Dahil sabi dito, may araw. Kung kailan kayo naligtas? Kung kailan ninyo naunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ano yung biyaya ng Diyos nga ulit? Buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan. Sabi, naunawaan natin sa yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ano yung katotohanan?
yung salita ng Diyos. Okay? Kung gayon, sino nga ulit yung mga naligtas kagabi? Sino po ulit? Parang yung iba kanina nagtaas, ngayon hindi na. Sino ulit po yung naligtas kagabi? Yun po. So pakibaba na po, medyo nakakaano sa katabi ninyo. Okay? Kung gayon, kung talagang naligtas kayo kagabi, parang ganito kayo ngayon. Ano po yan? May baby, may nanay, at may tatay. So merong mga kinatawan yung mga bagay na yan. Yung sanggol, sino yan? Yung mga nagtaas ng kamay kanina. Ako, yung mga naligtas kagabi. Ito yung, kayo yung mga bagong panganak sa Espiritu. Diba dahil patay yung Espiritu natin dahil sa kasalanan? Kagabi, naunawaan natin, wala na yung kasalanan natin. Kaya nga ano yung mangyayari sa Espiritu natin? May papanganak ulit. Ngayon, kahit na medyo nasa grade 6 na kayo, o 10 years old hanggang 12, 13, pero ngayon, yung kalagayan ng Espiritu natin, bagong panganak, bagong silang, parang ganyan, sanggol. Tama. Yung sanggol, anong kailangan niya? Bago yung gatas, paano siya didede? Saan? Tama, yung nanay. Yung nanay, kumakatawan naman yan sa church. Di ba? Kaya nga napakahalaga, pagkatapos ninyong maunawaan yung kaligtasan, kailangan ninyong magpatuloy sa church kung saan kayo nanggaling. Tama ba? Dahil dito, makukuha natin yung, gaya ng memory verse ninyo kanina, ano yun? Yung malinis na espiritual na gatas. Ito yung kailangan ng sanggol. Okay? Kaya nga, kailangan ng nanay. Yung sanggol, kailangan niyang manatili dun sa bisig ng kanyang ina, sa kanyang pamilya. Sino naman yung tatay? Yung Diyos. Yung Diyos, tatay na siya natin siya ngayon. Okay? So ngayon, ito yung nangyari sa atin. Ito yung dapat nating tandaan at huwag nating kalimutan. Yung ating posisyon at kondisyon. Dati, yung posisyon natin, makasalanan. Tama ba? Pero ngayon, yung posisyon natin, tayo ay naging anak na ng Diyos. Pero yung kondisyon natin, ano pa rin? Still, makasalanan pa rin tayo. Anong ibig sabihin? Makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Yung sinful nature, nasa atin pa rin. Yung likas na pagiging makasalanan, nasa atin pa rin. Kaya nga, kahit anak na tayo ng Diyos, maaari pa rin na makagawa tayo ng kasalanan. Kaya nga, para mapigilan yung paggawa ng kasalanan, kinakailangan natin na lumago sa church. Okay? Yung kaligtasan, hindi ito yung katapusan. Ito pa lang yung panimula sa Christian life natin. Hindi nagkatapos dito. Hindi nagkatapos sa kaligtasan yung lahat. Kung talagang naligtas kayo, ito pa lang yung pasimula ng paglago ninyo bilang ano? Mabuting Kristiyano, mabuting anak ng Diyos. Okay po? So dito, Filipos chapter 2 verse 12, basahin natin 3 to 1. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at anong ibig sabihin po niyan? Kailangan natin, yung kaligtasan natin, i-work out natin. Okay? Sabi ng Biblia, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Anong ibig sabihin po nito? Dapat, kailangan yung Christian life natin, pagkatapos nating maligtas, maging mabuting anak ng Diyos. Isagawa natin, i-practice natin. Hindi yung pagkatapos nating maligtas, dahil bayad na lahat ng kasalanan natin, sasadyay na natin magkasala. Okay? Hindi ganun. Ngayon, dito, para sa ating ma-work out natin yung salvation natin para sa mabuting Kristiyano, mabuting anak ng Diyos, para mas maintindihan natin, itong sasakyan, para makaandar siya ng maayos, kahit may gasolina, kahit may diesel, anong kailangan niya? Tama, magaling. Ano? Kailangan niya ng gulong. Pero yung gulong, dapat?
Ano, flat? Kung flat yung isang gulong, tatakbo pa rin. Pero hindi, maayos. Tama. Kailangan yung apat na gulong niya, tama yung hangin, walang butas. Kung ganun, makakatakbo ng maayos. Ganun din para sa Christian life natin. Okay? Para sa pamumuhay natin na maayos at mabuti bilang anak ng Diyos, kailangan din natin. May tinatawag tayo na alin? Yung apat na gulong ng Christian life natin. Marahil yung ilan sa atin dito alam na. Ano yung apat na yon? Sino nakakaalam doon sa apat na gulong ng Christian life? Ano yung una? Ano yung una? Maging mabuti. Ano pa? Maging masunurin. Ano pa? Maging mabait. Okay? So, tignan natin. Ano ba talaga yung apat na gulong sa Christian life natin? Kapag naging maayos itong apat na gulong natin, magiging maayos din. Magiging mabuti yung ating buhay bilang anak ng Diyos. Una, words of God. Still, kailangan pa rin natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, prayer, panalangin. Pangatlo, fellowship. At pang-apat, evangelism. Ito yung apat na gulong ng Christian life natin na dapat maayos para maayos yung takbo ng Christian life natin. Kung isa yung magkulang dito, kung isa yung hindi maayos, hindi rin maayos yung Christian life natin. Okay? Isa-isahin natin ngayon. Una, words of God. Salita ng Diyos. Ito yung memory verse ninyo, tama? Basahin natin ulit. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Anong ibig sabihin ng tungo sa kaligtasan? Ang ibig sabihin niyan, sa para sa ating mabuting Christian life. Buhay Kristiyano. Hindi yung para sa kaligtasan natin, okay? Para sa kaligtasan natin, tapos na yun. Yung para sa kaligtasan ng kaluluwa natin, gawa yun ni Jesus lahat. Wala tayong ginawa doon, okay? Pero para sa ating mabuting Christian life, sino yung kailangan gumawa? Tayo. Tayo yung kinakailangan gumawa. Para sa ating mabuting buhay Kristiyano. Para daw sa ating mabuting buhay Kristiyano, anong kailangan natin gawin? Sabi dito, mithiin ang alin? Mithiin ang alin? Yung fried chicken? Malinis na espiritual na gatas. Ano yung malinis na espiritual na gatas? Ano daw church? Ano daw church daw? Yung malinis na espiritual na gatas, ano yon? Yung salita ng Diyos. Yung Biblia. Okay? Kaya nga, kailangan pa rin natin basahin, pag-aralan, pakinggan ang salita ng Diyos dahil ito yung kinakailangan natin. Gaya ng sanggol, anong kailangan niya? Gatas. Pwede ba natin yung bagong silang pakainin kaagad ng masarap na fried chicken? Kung pakakainin natin siya ng fried chicken, ano mangyayari sa kanya? Mamamatay. Kasi wala pang ipin. Tama, di ba? At hindi niya pa kaya yun. Kaya nga gayon din sa atin, sa inyo na mga bata, lalo na yung mga naipanganak muli pa lang, sanggol pa lang, kailangan natin ng malinis, sabi dito, malinis na espiritual na gatas. Sabi rin dito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan, ito po yung Biblia, ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Kaya nga napakahalaga ng salita ng Diyos para sa atin. Hindi lang mahalaga yung salita ng Diyos doon sa kaligtasan natin. Okay? Kundi para rin sa ating maayos, mabuti, at kalugod-lugod na buhay Kristiyano, kailangan natin ang salita ng Diyos. Maliwanag. At pagkatapos, isa pa, 2 Timoteo chapter 3 verse 17, basahin din natin, 3, 2, 1, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya nga, ulitin ko, bibigyang din ko ulit, kaya nga, kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Upang masangkapang lubos tayo. Ibig sabihin, matustusan tayo ng husto para sa ating maayos na buhay Kristiyano,
para sa ating maayos na pamumuhay bilang anak ng Diyos. Maliwanag po. Kaya nga, kailangan natin ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, bakit kinakailangan natin ang salita ng Diyos? Hoseas chapter 6 verse 3, basahin natin 3-1. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway, at siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa. Dito, sabi, at ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Paano natin patuloy na makikilala yung Panginoon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mas higit nating makikilala siya. Kung sino yung Diyos, kung sino yung tagapagligtas, at kung ano yung ginagawa niya para sa atin. Kung gayon, higit natin siyang makikilala. Hindi lang natin siya makikilala bilang tagapagligtas. Okay? Kung patuloy nating kikilalanin yung Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makikilala natin siya na siya rin ay tumutulong sa atin, sa kahinaan natin. At higit sa lahat, makikilala natin yung Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos para sa ating mabuting Kristiyano. Maliwanag. Sunod, tapos na yung salita ng Diyos. Prayer naman. Gaano kayo kadalas manalangin? Pagkagising. Okay. Ilang beses po? Tatlo. Tama siya, tatlo. Bakit? Pagkain sa umaga, pagkain sa tanghalian, pagkain sa hapunan, kaya tatlo. Di ba? E paano kapag hindi ka kumakain? Yung iba, pagtulog, pagising. Di ba? Pagmeryenda. Oh, magaling. Di ba? Kaya nga, kinakailangan nating manalangin. Sabi dito, Colossians chapter 4 verse 2, basahin natin, 3-1, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Sabi sa atin, magpatuloy. Anong ibig sabihin ng magpatuloy? Anong ibig sabihin ng magpatuloy? Tuloy-tuloy. Di ba? Huwag kalimutan na manalangin. Di ba? Alam nyo, yung Diyos natin, makakausap natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Ito yung way para makausap natin yung Panginoon. Di ba? Kaya nga, alam nyo ba, yung Panginoon, nais niya tayong palaging makausap. Kaya nga sabi niya sa atin, magpatuloy tayo sa pananalangin. Kung ganun, kung patuloy tayo nananalangin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin din nun, tuloy-tuloy tayo na nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya nga dito, 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, basahin natin 3-1. Manalangin kayong walang patid. Manalangin. Anong ibig sabihin ng walang patid? Walang? Walang ano po? Walang tigil. So ibig sabihin hindi ka na matutulog kasi walang patid. Diba? Walang tigil. Ibig sabihin ng walang patid sa lahat ng pagkakataon. Kahit na nakaupo lang kayo, kahit nasa school, di ba? Pwede pa rin kayong manalangin. Kahit na naglalakad, pwede rin kayong manalangin. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, kailangan nating manalangin. Bakit? Bakit kinakailangan nating manalangin sa lahat ng pagkakataon? At kailangan nating magpatuloy sa pananalangin? Dito, Mateo 26 verse 41, basahin natin, 3-1. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Di ba? Ulitin ko, dahil na sa atin pa rin yung sinful nature natin, ito pa rin yung ginagamit ni Satanas para maging hindi tayo mabuting anak ng Diyos. Tinutukso niya tayo. Di ba? Sa pamamagitan ng mga bagay, para lumayo tayo sa salita ng Diyos, para huwag tayong umatid ng church. Sino dito yung nagbabasketball? Di ba? Marahil, tatawagin kayo ng mga kaibigan ninyo, pagka Linggo, umaga, maglaro tayo. Ano nasabihin ninyo? Sige! Ganun ba? Di ba? Kailangan, kung mananalangin tayo, tutulungan tayo ng Holy Spirit, tutulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan yun. Okay?
Kaya nga, napakahalaga ng pananalangin. Kung may mga kaibigan kayo, palagi kayong tinutukso, kailangan ninyong manalangin. Panginoon, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko yung mga pang-aasar, di ba? Pang-aaway sa akin. Kaya nga, napakahalaga ng panalangin. Maliwanag. Sunod. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Fellowship. Napakahalaga ng fellowship. Dito, Juan chapter 15, verse 4 hanggang 5. Basahin natin, 3 to 1. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Saan tayo maaari makapag-fellowship? Sa church. Ano ba yung church? Simbahan. Pero yung church, ito yung grupo ng mga taong naligtas. Kaya nga, kung kasama natin yung mga taong naligtas, eh pakikisama rin natin ito o pakikipag-fellowship kasama ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, kung saan nagkakatipon yung isa, yung dalawa o tatlo sa aking pangalan, nasaan daw yung Diyos? Nasa gitna nila. Okay? Kaya nga, napakahalaga sa atin kung sino yung kasama natin, yung pananatili natin kung nasaan. Dito, sabi ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Ano yung Kanya? Yung church. Ito yung katawan ni Kristo. Gaya ng sanga. Sino dito yung may sa bahay ninyo malapit, may malapit na puno ng mangga? Marami, ano? Okay. Yung sanga, para magbunga, anong kailangan niya? Ano yung kailangan niya? Bukod doon, anong kailangan niyang gawin? Kailangan lang niyang nakakabit sa puno. Kasi di ba, kung putol yung sanga, buhusan mo ng tubig, magbubunga pa rin ba yun o hindi? Ano mangyayari sa kanya? Mamamatay. Hindi siya lalago. At higit sa lahat, hindi siya magbubunga. Ito yung kahalagahan ng fellowship, ng pananatili sa church, kasama yung mga brothers and sisters, kasama. Di ba sa church na pinanggalingan ninyo, may church school din ba doon? Kaya nga napakahalaga para sa paglago natin, sa paikinig ng salita ng Diyos, at sa gayon, magbubunga tayo. Yung bunga, yung pagbabago sa atin, kung dati, masuwayin tayo, pasaway tayo na anak ng Diyos, na anak ng mga magulang ninyo, kung patuloy kayo nananatili, kasama yung mga taong ligtas, yung mga bata na kagaya ninyo, na naligtas, pinag-aaralan ng salita ng Diyos, nag-aawitan ng himno, nagpupuri sa Panginoon, kung ganun, magiging mabunga tayo para sa Panginoon. Magiging kalugod-lugod kayo sa Panginoon. Tama ba? Kaya nga, napakahalaga ng pananatili. Sabi dito, sa bandang dulo, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, may magagawa tayo o wala? Wala. Wala tayong magagawa. Kaya nga, napakahalaga ng pananatili. Dito, Hebreo chapter 10, verse 25. Basahin din natin, 3 to 1. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Papalapit na ang araw. Anong ibig sabihin nito? Lalo't higit sa lahat, sa panahon natin ngayon, di ba? Nakita na natin yung mga signs na pagdating ng Panginoong Jesus, tama? Anytime pwedeng dumating yung Panginoon. Kaya nga sabi, huwag nating pabayaan. Dapat palagi tayong nasa church, kasama yung mga kabataan, naligtas na kagaya ninyo. Gusto ba ninyo na pagdating ng Panginoon, abutan kayo na kung ano yung ginagawa ninyo? Kasalanan yung ginagawa ninyo? Ayaw natin.
Gusto natin na dumating yung Panginoon, kasama natin yung mga ligtas. Tama ba? Kung ganun, ano mangyayari sa atin kung patuloy natin ginagawa ito? Doon natin makukuha, pinapalakas yung loob natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pinapalakas yung loob natin sa pamamagitan ng mga pag-share sa atin ng mga kabataan na gaya ninyo. Tama ba? Kung ganun, magiging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. At isa pa, saan tayo manatili? Juan 15 verse 9, 3 to 1. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman, minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Yung pagmamahal ng Panginoon, ibinubuhos niya saan? Sa church. Kaya nga, napakahalaga ng church. Kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong tulong na makukuha mula sa Panginoon. Okay? Kaya nga, para masigit nating maunawaan pa yung pag-ibig ng Diyos, makilala natin kung sino si Jesus ng higit, kailangan nating manatili sa Kanya. Okay? At last, ano yung huli natin? Evangelism. Ito yung pinaka kinakailangan nating gawin. Mateo 28, verse 19 hanggang 20, basahin natin, 3 to 1. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi dito, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, kailangan nating ibahagi kung ano yung natutunan ninyo. Di ba mayroon pa yung mga kaibigan? Ligtas na sila o hindi pa? Kaibigan ninyo, ligtas na o hindi pa? Yung ilan, ligtas na. Pero mayroon pa tayong mga kaibigan na hindi pa ligtas. Tama? Anong kailangan nating gawin? Kailangan nating ibahagi sa kanila. Tinatawag ito na evangelism o pangangaral ng ebanghelyo. Isa pa, utos ito sa atin ng Diyos. Sabi dito, ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 1 hanggang 2, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita. Ano daw yon? Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kailangan nating ibahagi. Okay? Bakit? Bakit kinakailangan nating ibahagi? Kasi maging para sa kanila, para sa kasalanan nila, binayaran din sila ni Jesus o hindi? Binayaran din. Ang problema, hindi pa nila alam. Tama? Kaya nga, kailangan nating ipaalam sa kanila. Tama ba? Mahal niyo ba sila? Kung talagang mahal ninyo sila, ibahagi ninyo sa kanila yung nalaman ninyong kaligtasan. Yung nalaman ninyong biyaya ng Diyos na tinanggap ninyo na walang bayad. Okay? At higit sa lahat, dito, Kawikaan 24 verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kailangan din natin itong gawin. Dahil patungo sila sa kamatayan, ibig sabihin, patungo rin sila sa impyerno, tama? Kung hindi nila malalaman na bayad na yung kasalanan nila, mapupunta sila sa impyerno. Gusto nyo ba yun? Hayaan nyo ba sila? Kung talagang kaibigan ninyo sila, kung talagang mahal ninyo sila, kailangan ninyong ibahagi sa kanila yung katotohanan, yung kaligtasan para makaalis din sila doon sa patutunguhan nila na kamatayan. Yung paghahagis, anong tawag dito sa hinagis niya? Salbabida, di ba? Kung hindi ninyo ihahagis yung ebanghelyo para sa kanila, kung hindi ninyo ibabahagi sa kanila yung ebanghelyo, mamamatay sila. Huwag ninyo silang panoorin na mamatay. Okay? Kailangan ninyong ibahagi sa kanila yung nalaman ninyong katotohanan, ang kaligtasan. Bakit? Ito po. Basahin natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya nga napakahalaga na ibahagi natin sa kanila. Okay? Kasi kung hindi, ulitin ko, mamamatay sila. Kung hindi nila malalaman na bayad na ang kanilang mga
kasalanan. Para magawa natin ito, kaya nga kinakailangan natin ang church. Okay? Kung saan tinuturo sa atin yung salita ng Diyos, kung saan makukuha natin yung malinis na espiritual na gatas, kung saan magagawa nating magkatipon, magkasama-sama yung mga ligtas na kagaya natin. At magpalakasan tayo at sama-sama nating ipangaral ang Ebanghelyo. Kung ganun, marami sa mga kaibigan natin, lalo na sa mga mahal natin sa buhay, ang maliligtas. Maliwanag. Kaya nga hindi nagtatapos sa kaligtasan yung buhay natin. Kaya nga ulitin ko, napakahalaga ng church. Tayo ngayon, kabilang na tayo sa sambahayan ni Kristo. Sino yung kabilang sa sambahayan ni Kristo? Paano yung iba? Kung hindi tayo kabilang, pagdating ni Kristo, maiiwan tayo. Okay, maliwanag. Kaya nga, malapit na tayo matapos. Okay? Kaya nga, ang kailangan natin, magpatuloy tayo na lumago sa church, sa loob ni Kristo. Maliwanag. Kaya nga, sana, sa kanya-kanya na ninyong church, pagka-Linggo, pagka-Wednesday, pag may gawain sa church, dapat andoon tayo. Maliwanag? Okay ba? Ulitin ko, ligtas na o hindi? May kasalanan pa o wala na? Paano kung magkasala kayo mamaya at namatay kayo, saan kayo pupunta? Bakit? Bayad na. Kaya nga, sabay-sabay tayong basahin ng malakas. Okay, maraming salamat. May question ba kayo? Kung wala na, tayong lahat tayo mukha at manalangin. Dakila, banal at mahabagi namin amang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, ikaw po nakakalam ng mga puso ng mga kabataang ito, pakiusap, tulungan niyo po sila na lumago sa kaligtasan at tulungan sila na bagaman sila ay nasa musmus na kaisipan, edad, gayon pa man, Panginoon, tulungan niyo po sila na magamit para po sa pagbabahagi ng iyong napakahalagang ebanghelyo. Sa gayon, maraming tao yung maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ikaw na pong bahalang gumabay at magpatumbay sa mga batang ito at maging kasangkapan nawa sila para po sa pagpapalawak, pagpapalaganap na narasakupan ng iyong ebanghelyo. Muli, Panginoon, pinasalamatan ka po namin at ibinabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.